seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. At mga kalagalag, kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At syempre, pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong ni-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mag-update at babalik dito sa Tarlac City Public Market. At ngayong umaga mga kalagalag, ngayon yung schedule ng kanilang rally tungkol nga dito sa kanilang mga pwesto sa mga sa palengke. Itong magra-rally mga kalagalag, ito yung mga vendors na nandun nga sa new public market. Isa sa hinaing nila na sobrang mataas yung kanilang mga bayarin sa upa ng kanilang mga pwesto mga kalagalag. Kaya ito ay idudulog nila ngayong umaga sa opisina ni o sa opisina ng ating mayor dito sa Tarlac City. At ngayong umaga mga kalagalag, nagkaroon na ng market holiday. Kumbaga ay walang nagtinda talaga ngayon kahit isa dito sa ating public market, maliban dito sa mga naka sidewalk vendors. Kaya abangan nyo mga kalagalag yung ating update tungkol nga dito sa public market dito sa Tarlac. Mga kalagalag, oh, nag-uumpisa na nga yung kanilang rally. Ayan. Ayan nga, isa nga sa tinaing nila na ibalik yung dati nilang pwesto. Ayan yung mga nakasulat sa kanilang mga placard. Ayan, so napakarami nila mga kalagalag, oh, yun. So papunta sila sa munisipyo mga kalagalag. So yun yung pupuntahan nila ngayon. So ayan. So talagang nag-iingay sila ngayon dahil dun nga sa kanilang dating pwesto mga kalagalag ay talagang napakataas yung upa, yung binabayaran nilang upa sa kanilang pwesto. At napakamahal din yung parking fee dyan mga kalagalag. Kaya isa yan sa sinisigaw nila. At kawawa naman yung ating mga vendors. At syempre, maapektuhan din pati yung mga mamimili. O, kaya hindi lang yung vendors ang apektado, pati yung mamimili. Kasi isa sa lugar pang kalagalag dun sa new public market, dito nga sa Tarlac City, ay talagang napakahirap mamili doon at sobrang matubig. Wala kasing exit yung tubig doon. Kaya bumabaha. So hindi masyadong magandang pagkayari nung palengke gawa ng walang exit yung tubig. San-san lang pumupunta kaya bumabaha. At kung matapat ka roon sa tubig na yon,
ay talagang mabaho yung tubig na tatama sa paa mo, sa talsik sa katawan mo. May PWD pa na kasama nila mga kalagalag na nagrarally. Ayan. So sama-sama ito mga kalagalag, lahat ng mga vendors. Ayan, so silipin natin sila dun sa may bayan mga kalagalag. Ito pa yung sigaw nila. Goodbye 2025. Market holiday. So walang nagtitinda mga kalagalag ngayon kahit isa. So ayan, kita natin mga kalagalag, walang mga vendors ngayon. So halos sumama lahat yung mga vendors dun sa rally. So wala tayong mabibili dyan. Maliban lang itong mga kalagalag, itong mga nakakariton, mga sidewalk vendor. So sila yung nandyan na nagtitinda. Pero dito sa wet market makikita natin, so wala talagang nagtinda kahit isa. So malinis yung public market mga kalagalag. At ito talaga yung kanilang problema ngayon. Dahil napakataas ang bayarin sa upa dyan sa new public market. So hindi nila kinakaya mga kalagalag ang presyo dyan sa binabayaran nilang upa dyan sa public market. So masyadong mataas. Hindi na nila kinikita mga kalagalag yung mga pambayad sa kanilang tauhan, siyempre sa pwesto at sa iba pang mga bayarin dyan sa public market. So mayroong tubig dyan na binabayaran, mayroong kuryente. So masyadong mataas, kaya isa sa nirereklamo nila mga kalagalag. Ayan, so tinanggal din nila mga kalagalag yung tarpaulin na entrance fee. Tinanggal na nila. So maring nagising na sila sa kanilang ginagawa. At wala na, tinanggal na nila. Baka free na lang yung pagpasok dyan ulit sa Tarlac Market City. O Tarlac Market dito sa Tarlac City. Kaya nga sinabi nating public market yan mga kalagalag dahil para sa publiko yan. O dapat walang bayad ang pagpasok. Pagpasok pa lang, gumastos ka na. Hindi ka pa nga bumili, pumasok ka pa lang sa public market, nagbayad ka na, naggumastos ka na. Ang tanong ngayon dyan, saan mapupunta yung mga binabayad ng taong bayan dyan sa parking? Araw-araw sila naniningil dyan, saan napupunta? So, hindi naman napupunta dun sa palengke kasi sobrang baho. Napakabaho yung palengke ngayon mga kalagalag eh. Isipin natin eh, napakabago yung palengke na yun, October lang. So last month lang nag-umpisa yan. Pero ngayon, titignan natin yung palengke ay talagang lubang luma na tignan. Tapos sobrang baho, napakaraming basura. At nakakadiri mga kalagalag yung palengke. Kaya pag namalengke ka dyan, pumasok ka sa palengke, kung ano yung amoy ng palengke, yun din ang amoy mo. Dahil kumakapit yung amoy. Paano mali yung pagkagawa ng palengke? Walang lagusan yung tubig. Kaya bumabaha siya dun sa flooring. At yung drainage na inilagay nila dun, napakaliit lang. At hindi siya sapat dun sa mga tubig na umaagos. Unlike dito sa old market, so sa bawat pwesto mayroon siyang mga kanal.
So may kanal siya na daluyan ng tubig. Kaya doon sa mismong chlorine, hindi siya bumabaha. Tama yung pagkakuan niya. Mabaho nga lang, pero yung baha ay wala tayong makikita doon sa old market. Dito sa new, ay talagang grabe yung baha dyan. So ito na mga kalagalag, yung mga nagrarally. So dito na sila oh. At ayan, so papunta sila doon mga kalagalag sa office ni Mayora, at doon nila ibubuhos yung kanilang hinanaing dito nga sa bagong public market. Ayan, so wala talagang nagtinda ngayon mga kalagalag, at sumama lahat yung mga vendors natin dito sa ginagawa nilang rally. Ayan. Gobyerno para sa mahirap, hindi sa pahirap. Ayan yung nakalagay sa kanilang mga placards mga kalagalag. Ayan, so mga kalagalag, malapit na rin natapos itong plaza na ito na ginagawa mga kalagalag. Nasira kasi ito nung panahon ng bagyo. Ayan, so malapit na rin pailawan ito mga kalagalag. So sa susunod siguro, ibablog din natin ito. So yun lang mga kalagalag, yung ating vlog ngayon. So kinuna lang natin yung mga nagmarcha na mga vendors natin. Talagang pan yun ngayon mga kalagalag, market holiday. Dito sa new public market dito sa Tarlac City, dahil wala talagang nagtinda kahit isa doon mga kalagalag sa mga nakapuesto, maliban lang doon sa mga sidewalk vendors na nakakariton. So sila lang yung nagtitinda doon, at halos lahat sumama sa kanilang marcha o dito sa mula sa market, mula sa public market hanggang dito sa office ni ng city mayor dito sa Tarlac City mga kalagalag. Dahil isa sa mga apektuhan dito is yung mga taong bayan na namimili. So wala silang mabibili ngayon, at kasalukuyan pa lang nagmamarcha o nagrarally yung mga vendors natin. Kaya pagtsagaan na lang muna, tayo'y magantay kung ano yung resulta ng kanilang pag-uusap o sa kanilang hinanaing, at para matigil na yung kaguluhan at manumbalik yung kaayusan dito sa Tarlac City Public Market. Kasi una maapektuhan dyan mga kalagalag is yung taong bayan din, yung mga mamimili natin. So kagaya ngayon, wala silang mabibilhan. So isang pahirap din yan mga kalagalag sa, para sa ating lahat. Kaya sana panalangin natin na magkasundo at magkaayos na sila para manumbalik yung kapayapaan dyan sa public market. So mga kalagalag, dito na natin putulin yung ating pagwa-vlog. At muli, ako'y humihiling sa inyo na may paki-like, share, subscribe. At syempre, pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. At muli mga kalagalag, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-like, nag-share,
nag-subscribe sa aking video o sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. 'Cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a